Hi, good morning everyone. I'm Kuya Awi. Welcome to my YouTube channel. Nandito po tayo ngayon sa Makati. Actually, galing po ako ng airport. May pasahero po akong pauwi ng Iloilo. So, na-pick up ko siya sa Camias, Cubao, going to Terminal 3. So, ayan. And after that, Terminal 3, yan, on the way na ko dito sa Makati. Saka kasalukuyan nandito na po ako sa Makati Avenue. So, i-update ko po kayo sa mga situation sa ating ECQ NCR Manila, Philippines. Sa kasalukuyang nasa enhanced community quarantine po tayo ngayon. So, kaya sa aking mga followers sa aking YouTube channel at sa mga hindi pa nagsusubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe para ma-update ko po kayo sa mga nangyayari sa ating bansa at sa ating mundo na ating ginagalawan. Kailangan talaga talagang updated tayo sa mga bagay-bagay na at sa ating nangyayari sa ating bansa at sa buong daigdig. Actually, may nakasakay nga akong pasahero na balita. In-inform niya ako na according to medical expert, ang virus daw tumatagal ng 4 to 5 years. So, ibig sabihin, matagal pa ang ma-resolve ang virus na ito. So, kaya nakaka-disappoint nga dahil ganun nga talaga ang mangyayari sa atin. 4 to 5 years pa mangyayari na ma-resolve natin to. So, ano ang dapat natin gawin para ma-resolve natin, para makasurvive tayo sa mga years pang daraan, sa mga buwan, sa araw. Actually, paulit-ulit to pag hindi natin gagawa ng hadlangan tong virus na ito. So, ang pinaka remedyo dyan, ang pinaka solution dyan, so makipag-coordinate po tayo sa ating government na magpa-vaccine po. Talaga, yun lang po talaga ang solution upang mahadlangan tong virus na ito. So, malungkot man malaman natin na 4 to 5 years pa mawala according to medical expert sa aking nakasakay na pasahero. So talagang granted talaga, talagang kumbaga naniniwala talaga ako kasi medical expert yun eh. Hindi mo akalain na ganun mangyayari sa atin, sa ating buhay, sa ating bansa, sa buong daigdig. Kaya kailangan talaga, hindi ko naman kayo tinatakot, binibigyan ko lang po kayo ng information para at least alam natin ang mga bagay-bagay na dapat natin gawin upang kahit papaano makatulong tayo sa ating gobyerno na na maging aware tayo sa lalo sa ating family, sa ating mga kababayan, sa ating kapwa, na kailangan magkaroon tayo ng kumbaga coordination o kumbaga magkaroon tayo ng mga tamang impormasyon na ating tamang gawin upang mahadlangan to virus na ito sa nangyayari sa atin. Okay, nandito na tayo sa tulay ng papuntang Mandaluyong na tayo. Tumatawid na tayo ng Mandaluyong. Actually, pag may observahan nyo guys, talaga grabe, napaka-challenge talaga to. Actually, ang naobserbahan ko talaga, ang mga pasahero ko lang talaga, mga frontliner, mga bumubili ng gamot, mga nurse, mga medtech, mga frontliner lang talaga. Walang nakakalabas. Na hindi basta-basta nakakalabas yung mga kababayan natin. Kaya good job sa ating mga government official na kung saan talagang in-implement talaga na magabayan ang ating mga mamayan, na mahadlangan sila na lumabas at mapag-usapan na para matigilan na ito yung mga na lumalaganap sa ating bansa at sa ating buhay, para matigilan na at
itong kalaban nito, napaka invisible itong kalaban natin, virus na hindi nakikita. Kaya napaka-challenge to sa ating buhay sa araw-araw. Kaya guys, kailangan talaga mag-supportahan tayo sa bawat isa sa atin, lalong-lalo sa ating community, para ang ating family ay ma-secure. Okay? Sa mga taong hindi sumusunod sa ating community, guys, pakisama na lang naman, pakikapwa na lang para tayo ay magkaroon ng solusyon upang mahadlangan itong ating naranasan na virus nito. Kaya guys, hindi ko kayo tinatakot, binibigyan ko lang kayo ng information guys na 4 to 5 years pa according to medical expert sa aking pasayarong nasakay. Inuulit ko to, talagang sana tumanim sa isipan nyo na matagal pa nga talaga to, 4 to 5 years pa. Kaya suggest ko sa iyo guys, talagang 100% mag-ingat tayo at masumunod tayo sa kung ano man mga medical expert advice na binababa, na binibigay sa ating information ng ating government, lalo sa pagpapabaksin. Kaya kailangan natin mag-coordinate sa ating community, sa ating barangay, na magawang kaagad tayo o maturukan kaagad tayo ng vaccine. Kaya sa mga taong mga hindi ayaw magpabaksin, guys, please, kung gusto natin, kung mahal natin ang ating sarili at ang ating family, ito na yung opportunity para ma-resolve natin itong mga lumalaganap na virus sa ating bansa at sa buong daigdig. Kaya guys, okay, nandito na tayo sa City Hall ng Mandaluyong. Okay guys, salamat guys sa panonood nyo sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa nag-like sa aking YouTube channel, i-like nyo muna, then mag-message po kayo, mag-comments po kayo kung ano pa ang dapat natin gawin na maibigay sa inyo ng mga tips, mga ideas, mga suggestion. Mag-comment lang po kayo guys para mas sa mga gusto mong pa-shoutout yan, lalo nga sa ating mga OFW, huwag kayong mainip sa ating buhay, sa inyong buhay. Basta isipin nyo yung mga mahal nyo sa buhay na naiwan sa Pilipinas, yun lang palagi isipin nyo guys. Huwag kayong mainip, huwag kayong matolero sa inyong sarili, sa ating mga kabayang Pilipino, sa kahit anumang lahi nyo. Mapit lang tayo sa ating pong may kapal, kasi habang buhay may pag-asa sa ating ding sarili, ang kaligtasan nating buhay, ng ating buhay, ng ating pamilya, nasa atin din yon. Kaya sa mga kapwa nating tao, sa ating kapwa Pilipino, guys, we need to coordinate our government na magpabaksin na tayo, guys. Hindi ko kayo pinipersa, pero ni-encourage ko rin kayo na para madlangan na natin tong virus na ito lumulaganap, kasi talaga sabi talagang na kinakilabutan ako nung time na kikwento sa akin ng medical expert nung nakasakay ko. Grabe. Ano sabi niya, alam mo kuya, 4 to 5 years pa to. Kasi yung nag-inform sa kanya galing pang Hong Kong. Imagine mo ha. Talagang grabe guys. Kaya we need to, coordinate our government sa mga kapwa natin Pilipino. Makikiusap po tayo na we need to coordinate our government na magpabaksin na tayo. Kaya in-encourage ko kayo guys, magpabaksin tayo, sumunod tayo sa ating gobyerno. Kailangan maging active tayo sa mga nangyayari sa ating lipunan, sa ating bansa, para mahadlangan natin ang mga lumalaganap na virus nito. Ito yung sinasabing traitor na kalaban, hindi natin nakikita, pero inuunti-unti tayong pinapatay yung mga kapwa natin. Kaya nakadepende na rin kasi sa atin yun eh. Kapag tayo ay maingat sa sarili, okay? Kapag tayo ay maingat sa sarili, maliligtas natin ang ating sarili. Kapag tayo ay pabaya, talagang isa lang ang paparoonan natin. 6 feet below the ground. Yun. Kaya kailangan, kung mahal mo ang sarili mo, kung mahal mo ang pamilya nyo, guys, kailangan 100%
maging maingat tayo sa ating sarili. Huwag tayo magsisi sa ating gobyerno, sa ating kapwa. Kailangan tayo at tayo, walang ibang tutulong kundi tayo ng sarili. Kailangan i-motivate natin sarili natin. Okay guys, muli, ako si Kuya Awe. Salamat sa inyo. Sana mayroon kayong natutunan sa aking pag-vlog, sa aking na-share sa araw na ito, na kailangan mag-coordinate tayo sa ating government. Okay? Guys, muli, ako si Kuya Awe. Diyos mabalos sa Endugabos and maray na aldaw sa Endugabos. Thank you. Thank you.